Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang napatahimik si Tia Buling at ang kanyang ama nang masipat nila ang paglapag ng isang napakalaking nilalang sa kanilang harapan. Paglalarawan niya sa nilalang na kanyang nasilayan, may hahalin tulad mo ito sa isang agila, subalit halos maagnas na ang kabuuan ng balahibo nito. Putol na din ang kuko ng nilalang na yon, na animoy matagal na itong nakabaon sa kanyang kinahihimlayan. Habang pinagmamasdan ito nila Tia Buling, doon nila nasipat ang tatlong nakasakay na panauhin na merong namumulang mga mata. May mahaba din itong mga braso na halos sumayad na sa lupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, inaasahan na nila noong ang mga nilalang na yon ang nagpahirap sa pasyenteng tinulungan ng kanyang ama. Maya-maya pa, mahinahong nginitian naman ito ng ama ni Tia Buling habang nagwiwika ng, "May pakayo ba kayo sa amin, mga Ginoo? Pasensya na, pwede bang ipagpaliban na lang natin to? Nagmamadali na kasi kami." Matapos makapagsalita ng kanyang ama, agad din naman nilang tinangkang maglakad papalayo sa mga nilalang. Subalit hindi pa man sila noon nakakalayo, bigla na lamang silang natigilan nang marinig nilang mag-angil ang isa sa mga ito, sabay sunggab sa kanilang mga likuran. Nang maramdaman ni Tia Buling ang sinabi nito, agad naman niyang pinasapi sa kanyang katawan si Sila, nang sa gayoy maging madali para sa kanya na masalag ang pag-atake ng aswang. Sa pag-ibabaw ng kanyang gabay sa kanyang katawan, mabilisan naman itong sinugod ang aswang habang mabilisang itinutuon ang kabal ni Tia Buling sa balikat nito kung saan doon dadampi ang matatalas na kuko ng aswang. Dahil sa ginawa ni Tia Buling, kung kaya't wala namang nagawa ang aswang, kundi ang mapaatras habang patuloy na umaangil. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman siyang lumapit sa kanyang ama, alinsunod sa utos nito sa kanya. "Ano, Buling? Kaya mo na ba ang mga demonyong yan? Perpektong pagkakataon to para sa'yo, para makapagsanay ng pisikal na labanan. Yun ay kung kaya mo lang naman." Wika ng kanyang ama paglapit niya. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, agad din naman niyang inutusan ng kanyang amang maupo at magmasid sa kanyang gagawin. Dahil sa tiwala ito noon sa kanyang kakayahan, kung kaya't ni katiting na pagdududa sa kanyang sinabi, ay hindi nito nagawa. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, doon na nagsimulang mag-usal si Tia Buling ng mga malalalim na panalangin. Purong kaliwa ang mga usal na ipinapalipad niya noon sa hangin na siyang naging sanhi upang balutin sila ng napakabigat na salot sa buong paligid. Nang matapos na ang kanyang ginagawang pag-uusal, bahagya din naman siyang napasilay sa mga nilalang na dahan-dahan ang nagsisikumpulan. "Sigurado ka ba, bata, na ikaw lang ang mag-isang haharap sa amin? Tandaan mo, panig ng kaliwa ang taglay mong karunungan." Wika ng isang aswang habang nilalawayan ang kanyang matatalas na kuko. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, tanging pagngiti lang naman ang kanyang nagawa habang sumasagot ng, "Oo, huwag kang masyadong kampante, demonyo. Baka mamaya kainin mo yung mga pinagsasabi mo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang tinawag si Sila sa kanyang katawan, hudyat ng pangingibabaw nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang labanan sa pagitan ng tatlong aswang laban kay Tia Buling. Ang kanyang ama naman noon, nananatiling alerto, gawa ng pinakikiramdaman nito ang dambuhalang nilalang na maaaring makialam sa labanan. Alam kasi noon ang ama ni Tia Buling na hindi niya kakayanin ang ganoong uri ng nilalang sa kadahilan ng wala pa siyang alam sa pamako laban sa mga inaalaga ang engkanto ng mga aswang. Pagsilay ni Tia Buling na papasugod na sa kanya ang tatlong nilalang
Mabilis na naman niya noong kinuha ang tatlong insektong napapaloob sa isang garapon at kasabay nito ang mabilisan nitong pagpapakawala sa buong paligid. Binalutan niya ng sabulag ang mga insektong kanyang pinakawala noon upang masigurong hindi ito mahuhuli at mapapatay ng kanyang mga kalaban. Dahil sa ginawa noon ni Tia Buling, kung kaya't bahagya namang natigilan ang mga aswang sa kanilang pagsugod sa takot na baka sila'y mapasukan ng mga insekto ng dalaga. Habang pinagmamasdan ng mga ito ang ginagawa ni Tia Buling, nananatili lang naman siya noong nakatayo at walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman siya noong napapangisi habang nagwiwika sa mga aswang nang... Ano pang hinihintay niyo dyan? Hindi niyo ba alam? Kanina pang nakapasok sa inyong mga sistema ang insektong inyong hinahanap? Sumugod na kayo. Huwag niyo nang hintayin mahuli pa ang lahat. Kayo din. Mabubuhay kayo sa galit dahil sa kabiguan niyong ako'y patayin. Matapos makapagsalita noon ni Tia Buling, bahagya namang natigilan ang mga aswang sa kanilang ginagawang pag-atake nang masipat nilang lumabas sa katawan ng dalaga ang kanyang gabay. Pagsilay nila sa totoong anyo ni Sila, agad naman silang nakaramdam ng kakaiba sa kanilang mga katawan na parabang may kung anong bagay ang dumampot sa kanilang mga puso. Habang patuloy sila noong humihinga, papahigpit naman yon ng papahigpit hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na silang nawala ng hangin sa kanilang mga baga. Sa pagbagsak ng mga aswang sa kanilang kinatatayuan, agad naman yung nilapitan ni Sila at walang pagdadalawang isip na hinigop ang kanilang mga kaluluwa. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang mga aswang, kundi hayaan na lamang ang nais gawin ng gabay ni Tia Buling. Maya-maya pa, bigla namang humandusay sa lupa ang mga katawan nito habang dahan-dahang tumitirik ang kanilang mga paningin. Sa pagramdam ng kanyang ama sa huling hininga ng mga aswang, agad naman niyang nilapitan ang kanyang anak upang masigurong hindi yon aatakihin ng dambuhalang nilalang na alaga ng mga aswang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla din naman nilang nasipat ang paglipad na mukhang agilang nilalang at kasabay nito ang pagtagus nito sa napakakapal na ulap sa ilalim ng buwan. Nang mapagtanto nila Tia Buling na wala ng kalaban sa lugar, dali-dali din naman silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan sila ng daan, panay naman ang ginagawang papuri ng kanyang ama sa kanya dahil sa mabilisang pag-angat ng kanyang tinatangang karunungan. Hindi umano madali ang ginawa noon ni Tia Buling, gawa ng iilan lamang sa mga anak ng mga dalubhasang mambabarang ang nakita niyang nakagawang pumatay ng isang aswang. Dagdag pa nito na kung iisipin, kagilagilalas ang kanyang ginawa noon dahil hindi lang isa kundi tatlong mga aswang ang nagawa niyang pagsabayin. Alam mo, Buling, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Nasisiguro ko sa'yo, napakalayo ng mararating mo. Huwag ka mag-alala, anak. Hanggat kaya kong tumulong sa'yo, gagawin ko ito. Asahan mo din, mangangalap ako ng iilang mga libreta sa aking mga kakilala nang sa gayoy magawa mo pang mapalawak ng husto ang iyong karunungan. Tandaan mo, Buling, sa larangan ng pambabarang at pangkukulam, tanging pamilya mo lamang ang iyong mapagkakatiwalaan. Wika ng ama ni Tia Buling habang sila'y naglalakad. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tanging pagsang-ayon lang naman ang kanyang nagawa habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kanilang tahanan kung saan binabalot ng buong kadiliman ang paligid. Pagpasok nila doon, dali-dali namang inihanda ni Tia Buling ang kaninang mga niluto nilang pagkain para kumain. Matapos nilang maghapunan, agad din naman nilang tinungo ang kanika nilang mga silid para magpahinga.
Habang nakahiga noon si Tia Buling, panay naman ang pagtitig niya kay Sila na dahan-dahang gumagapang sa kanilang bubungan. Kahit kasuklam-suklam para sa paningin ng ordinaryong tao ang anyo nito, ni minsan sa buong buhay ni Tia Buling, hindi siya doon nakaramdam ng katiting na takot. Dahil sa hindi siya noon makatulog, napagpasyahan na lamang niyang magbasa ng libreta para naman kahit papaano'y kapaki-pakinabang ang kanyang oras ng pagpapahinga. Sa paglalim ng gabi, bigla namang napabalikwas si Tia Buling sa kanyang pagkakahiga nang makarinig siya ng pagbato sa dingding ng kanilang bahay. Sinasabayan yon ng kasukasukang amoy sa hangin na parabang may bigla ang naagnas na katawan ng hayop di kalayuan sa kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang napagtanto ni Tia Buling na merong hindi kaaya-ayang nilalang ang kasalukuyang bumibisita sa kanilang tahanan. Nang dumating sa puntong hindi na niya maatim ang ginagawang kakaiba nito sa kanilang tahanan, agad naman siyang tumayo at nagmarahang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Pagdating niya sa silid nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang nababalot ng may itim na tela ang buong silid habang nakatalukbong at nakaluhod sa gitna ng mga kandilang may siga ang kanyang ama. Pagsilay niya sa itaas na parte ng silid, bigla namang nanlaki ang mata noon ni Tia Buling nang masipat niya ang mga may itim na kalansay na pabalik-balik sa lugar. Huwag mong pakialamahan ang ritual, Buling. Umalis ka rito! Hayaan mo ang ama mo. Bulong ni Sila sa kanyang isipan habang paikot-ikot yon sa kanyang mga mata. Nang marinig ito ni Tia Buling, dali-dali naman siyang lumabas sa silid ng kanyang ama habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, nararamdaman niyang papalakas ng papalakas ang pagbato sa kanilang dingding, kung kaya't nagpasya na siyang silipin ito. Marahan siyang naglalakad papalapit sa isang maliit na siwang habang maiging nakikiramdam. Sa pagbagtas niya ng daan, may kakaiba siyang presensyang nararamdaman na parabang nagdudulot yon ng labis na pagkaantok sa kanyang katawan. Wala naman siyang usal na kaya yung labanan dahil purong kaliwa ang mga lihim na karunungan niyang tangan. Maya-maya pa, bigla namang napabagsak sa lupa si Tia Buling dahil sa hindi na niya makayanan ang labis na pagkahilo ng kanyang katawan. Nag-uumpisa na ding pumikit ng kusa ang kanyang mga mata na parabang may matinding pagod itong pinagdadaanan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang pumangibabaw sa kanya si Sila nang sa gayoy malabanan ang kakaibang presensya. Nang maitayo na niya ang katawan ni Tia Buling, dali-dali naman nilang binagtas ang dingding ng kanilang bahay. Maya-maya pa, doon na nag-umpisang magmasid si Tia Buling sa labas ng kanilang tahanan na siyang naging sanhi upang masilayan niya ang kapangi-pangilabot na mga nilalang. Merong tatlong bruhang nakatayo sa labas ng kanilang bahay na paulit-ulit na nambabato ng mga putik na merong halong mga damo. Sa likurang bahagi ng mga nilalang na yon, nakaupo ang isang binatang may dalang tungkod habang patuloy na nanlilisik ang mga mata. Nararamdaman ni Tia Buling ang demonyong nagpupumilit kumawala sa katawan nito na siya namang labis niyang ikinababahala. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang maging isa yung dambuhalang itim na aso sa kanyang kinauupuan. Dali-dali itong pumalibot sa kanilang tahanan na parabang naghahanap ng lugar na maaring paglusutan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala namang nagawa si Tia Buling kundi ang magmasid at hayaan ang mga nilalang. Bagaman nagmamalabis na siyang kalabanin ang mga ito, hindi niya yun maaaring gawin hanggat walang utos sa kanya ang kanyang ama. Kahit papaano, kampante naman noon si Tia Buling sa loob ng kanilang tahanan, gawa ng sapat na ang ritual ng kanyang ama para maitaboy ang kanilang mga kalaban.
Dahil sa kabiguan ng mga nilalang na yon na pumasok, kung kaya't hindi naglaon, umalis na din ang mga ito sa kanilang bakuran. Ni isa sa mga nilalang ay walang nakalapit sa kanilang tahanan na parabang meron itong pinangingilagang bagay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang pinuntahan ni Tia Buling ang kanyang ama sa silid nito. Pagdating niya doon, natagpuan niya yung nakalupasay sa gitna ng mga kandila habang walang malay. Dahil sa kanyang mga nakita, dali-dali naman niya itong pinuntahan para gisingin. Ngunit kahit anong gawin noon ni Tia Buling, wala siyang magawa para maibalik ang diwang nawala ng kanyang ama. Halos kung ano-ano na din noon ang ipinainom niya rito, subalit sa kasamaang palad, lahat ng mga bagay na yon ay walang bisa. Nang mapagtanto ni Tia Buling na wala na siyang magagawa, nagpa siya na lamang siyang pagpahingahin ng kanyang ama at maghintay na lamang hanggang mag-umaga. Yun na lamang ang naisip niyang paraan sa pagbabakasakaling kinakailangan lang nito ng pahinga. Kinaumagahan paggising ni Tia Buling, agad naman niyang hinanap ang kanyang ama sa silid nito. Pagsipat niya sa pinakagitnang bahagi ng silid kung saan niya yon iniwan, laking gulat na lamang niya nang makita niyang wala ito doon. Dahil sa labis niyang pag-aalala, kung kaya't dali-dali naman niyang hinanap ang kanyang ama sa iba't ibang sulok ng kanilang tahanan. Panay din ang ginagawa niyang pagtawag nang sa gayoy magawa siya nitong marinig kung sakali man. Sa ilang minutong paglilibot ni Tia Buling sa buong paligid, halos bigo pa rin siyang makita ang kanyang ama. Nang mapagtanto niyang wala yon sa kanilang bahay, dali-dali naman niyang binagtas ang daan patungo sa kanilang tindahan. Pagdating niya sa lugar na yon, doon pa lamang naibsa ng labis niyang pagkabahala nang masipat niya ang kanyang amang abalang-abala sa pag-aayos ng kanilang mga paninda. Oh, magandang umaga, Buling. Ba't ka ba sigaw ng sigaw? Kanina ka pa. Hindi ka ba nahihiya sa mga dumaraan dito? Irritabling wika ng kanyang ama paglapit niya. Nang marinig ito ni Tia Buling, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanilang tindahan upang kausapin ng masinsinan ang kanyang ama. Pasensya na ho, Tay. Akala ko ho kasi nawawala kayo eh. Hindi niyo ba natatandaan ang ginawa niyo kagabi? Sagot ni Tia Buling sa kanyang ama. Natatandaan ko. Anong akala mo sa akin, makakalimutin? Siya nga pala, Buling. Bumalik ka na muna sa bahay. Ayusin mo doon ang anumang kalat na iyong makikita. Maglinis ka rin. Meron tayong bisitang paparating. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong makapagbigay ng utos, wala namang nagawa si Tia Buling kundi ang bumalik sa kanilang tahanan. Hindi na niya pinilit pang kausapin ang kanyang ama ukol sa ginawa nito noong nagdaang gabi sa kadahilan ng alam niyang madali itong magalit kapag meron itong mga bagay na pinagkakaabalahan. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na nga ang paglilinis ni Tia Buling sa kanilang pamamahay. Sinigurado niyang makintabang sahig, nang sa gayoy maging presentable naman ito sa kanilang bisita. Dahil sa alam niyang hindi pa naman magsasarado ng tindahan ng kanyang ama, kung kaya't ninais niyang magpahinga sa kanilang sala habang nagkakape. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatayo mula sa kanyang pagkakaupo nang marinig niya ang boses ng kanyang ama na naglalakad papalapit sa loob ng kanilang bahay. Pagtungo niya noon sa entradang pinto, tumambad sa kanya ang kasama nitong dalawang babae na halos uugod-ugod na dahil sa katandaan. Nang makalapit na yon sa kanya, agad naman siyang sinenyasa ng kanyang amang magmano bilang pagpapakita ng paggalang. Magandang hapon sa iyo, iha. Hanga talaga ako sa iyo, boy. Napalaki mo nang may paggalang si Buling. Uwi ka ng isang matanda matapos niya itong manuhan.
Siyempre naman ho, Tandang Minda. Kahit papano, kailangan natin ng paggalang sa bawat isa para naman maiwasan ang anumang hindi inaasahang kabastusan, di ba? Pumasok na ho kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng inumin. Sagot naman ang ama ni Tia Buling. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang tinungo ang sala ng kanilang tahanan. Sinarado din nila ang pinto at ang lahat ng bintanang nakabukas nang sa gayoy masigurong walang nakikinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Sa pagsinde ni Tia Buling ng gasera sa kanilang sala, kahit tanghali, doon niya nasipat ang kakaibang wangis ng mga matanda matapos nitong alisin sa kanilang mga ulo ang kanilang mga talukbong. Bagaman meron itong mahaba at mapuputing buhok, kitang-kita ni Tia Buling kahit sa malayo ang mga nagsisilakihang insekto na gumagapang sa buong ulo nito. May mga pagkakataon ding nakakasilay siya ng insektong pumapasok sa tenga ng matanda na parabang ordinaryong kaganapan na lamang yon para sa kanila. Pagbalik ng kanyang ama, dala-dala ang mga tasang puno ng kape. Agad din naman yung umupo sa kabilang silya kung saan naroon si Tia Buling. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang kanilang pag-uusap ukol sa mga kaganapang kanilang naranasan noong nagdaang gabi. Tandang Minda, pasensya na ho kayo kung pinatawag ko kayo ng walang oras. Paano ba naman kasi? Binisita kami dito ng isang lahi ng aswang na merong gabunan. Wala naman ho kaming malalapitan kundi kayo lang. Seryosong wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ng dalawang matanda, bigla namang napamura ang isang kasama ni Tandang Minda habang patuloy na nagpapakawala ng usal sa buong paligid. Bakit, boy? Hindi ba nila alam na kaisa kayo sa aming grupo? Ano bang nais patunayan ng mga yan? E kung naghahanap sila ng problema, sabihin mo sa pagbalik nila. Pagbibigyan natin sila sa problemang hinahanap nila. Sagot naman ni Tandang Minda. Nang marinig ito ng ama ni Tia Buling, agad din naman itong nagpasalamat sa dalawang matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng ama ni Tia Buling ang mga totoong nangyari bago nila nakasagupa ang pangkat ng aswang. Inilahad din niya sa mga ito na wala silang pinatay sa lahi ng mga nilalang, kundi ang yanggaw lamang na kanilang nilagay sa taong kaibigan nila Tia Buling. Matapos itong mapag-alaman ng dalawang matanda, inilahad ng kasama ni Tandang Minda na gagawa sila ng liham sa lahi ng mga aswang sa pagbabakasakaling ito ay makikinig sa kanilang mga sasabihin. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nagpaalam sa kanila ang mga matatanda sa kadahilan ng meron pa silang pupuntahan. Hindi naman ito pinigilan ng ama ni Tia Buling, gawa ng alam nito sa kanyang sarili na masyadong abala ang matatandang namumuno sa grupong kinaaaniban niya. Sa paglabas ng kanyang ama sa kanilang tahanan, inutusan siya nitong buksan ang lahat ng bintanang nakasara para naman kahit papaano'y makapasok ang sariwang hangin. Nang marinig ito ni Tia Buling, dali-dali naman niya itong ginawa nang sa gayoy madali siyang makabalik sa kanilang tindahan. Kinahapunan, habang nagbabantay silang dalawa sa kanilang mumunting tindahan, bigla naman silang natigilan nang makasipat sila ng grupo ng mga kalalakihang pabalik-balik sa lugar. Hindi tumitingin ang mga ito sa kanila, bagkus ay patuloy lamang ito sa paglalakad ng diretso na parabang walang nakikita. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang napagtanto ni Tia Buling na maaaring ang mga panauhing kanilang nasisilayan ay kauri ng mga aswang na gumambala sa kanila noong nakaraan. Okay, mukhang ito na yun, ha, yung gabunan na makakaharap ng magtatay. Pero ngayon ko lang napagtanto na meron pala silang grupong kinakaaniban kasi
Ngayon lang din naman nabanggit sa kwento, di ba? Sunod ka agad natin yung 9, pero siguro mga madaling araw na. Kasi meron lang tayong importanteng gagawin. Pero meron agad kasunod to. Pahintay na lang ako ha. Yun lang. Salamat.